May aram ka sa history ng Catanduanes kang World War II? Wala po. Dai! Wala po! Dai! Ah, dai! Di ba ako kaninaki? Dai daw po! Dai po. Dai po. Dai po. Ako alam. Aram mo yung date ng Liberation Day ng Catanduanes? Dai din! Nakakaya pero hindi ko po alam. Dai po. Dai. Dai din. Hindi rin po. Hindi man. Dai po. May meet-meet kang veteran na nagkipaglaban ng World War II yes, sa Catanduanes? Dai po. Dai. Dai. Day man, syempre. Wala. Day po talaga. Day po. Day. Nakakalungkot isipin na sa mahigit 20 kabataan na tinanong namin tungkol sa Liberation Day ng Catanduanes ay wala ni isa sa kanila ang nakasagot. Ang sabi ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarting sa paroroonan. Kaya naman, bilang isang Catanduanon, responsibilidad nating malaman ang kasaysayan ng ating probinsya. Ano nga ba ang kasaysayan ng Catanduanes noong World War II? Ayong tunggalian ng Catanduanes at ng mga Hapones, nag-umpisa talaga noong December 12, 1941, kung saan galing sila sa isang barko dyan sa Cabugao Bay, binomba ang Virac. Pagkatapos ng bombardment, umalis na rin sila. Walang namatay, meron lang isang gusali na nasira na tinamaan ng bomba, yung tinatawag nilang Casa del Gobyerno, na bulabog na yung gobyerno ng hindi lang ng Pilipinas, ng mga probinsya. Sa takot na bumalik ang mga Hapones, napilitang umakyat ng bundok ang karamihan upang magtago. Balibot na kami istaran sa mga bukid dahil sa katakutan kanapon na doon yung matalay. Kaming mga civilian hindi punta sa bukid. Dumira kami ng buhaw ni edad ni 8 bulan sa bukid. Bumalik ang mga Hapon dito sa atin nung mga pagkatapos na ng 6 na buwan, June of 1942, bumalik na sila rito sa Virac at nagtayo na ng garrison. Sumailalim ang Catanduanes sa pananakop ng mga Hapones sa humigit-kumulang 4 na taon. Simula noon, iba't ibang pagpapahirap na ang naranasan ng mga Catanduanon sa kamay ng mga Hapones. So, mga Hapon, dakol ng sibilyan na pinasakitan. Mismo nga ni, so iba, pigdarako, pigpreso, binadil na gadan. Kaya, sa mga pasakit niya ito, di na kami nakatagal. Kung igong kaitong nangya, kampi sa Hapon, inakastigo ito niya Hapon, ang ginagadan. Kaya kami ilikay, kami kami yan. Tegwa ni mga spy ni Japon, Pilipino. Pagkatapos ng fall of Bataan, ilan sa ating mga sundalo ang nakauwi pa sa Catanduanes at nagbuo ng mga grupo sa iba't ibang munisipyo at tinawag silang mga gerilya. Isa sa namuno sa mga gerilya ay si Salvador Rodulfo alias Phantom. Nagkaigwa ni organization si Salvador Rodulfo. Nagkira, nagbali na ako sa gerilya. Dusing katao kasama ko, ako ang leader. Tumindi ang atrocities ng mga Hapon nung naglanding si MacArthur sa Leyte. No? Yung ano ng gera, medyo bumabaliktad na. Tumindi rin yung mga atrocities kasi po, yung activities ng mga gerilya, ano rin, no? Nag-heighten. Sa baryo ng Ananong, doon na mo sa Hapon. Sa mga Hapon na nabuhay, yung ping souvenir, nilinyo doon po sa Leyte. Pagbelta, dakol, to play suya, bandil, pagkaon. Pumunta yan ng Leyte nung December, November-December, nakarating siya ng Leyte para humingi kay MacArthur ng mga supply, no, baril at iba pa. At dinala niya, binalik niya sa Catanduanes. So, by January, nag-umpisa na silang maghanda, no, para sa paglusob sa Virac Garrison. Bago ang laban sa Virac, kinailangan munang pahinain ng mga gerilya ang puwersa ng Hapones sa iba pang munisipyo. Isa-isang inatake ng mga gerilya ang mga Hapon. Diyan sa bukid, sa Binalista. Hapon, Halimatalay, di kami karbo sa bukid sa Binalista. Alas siya ang magiging laban dyan. As tatay kami sa dayan, ikaw mga niyog, walang sarusa mo,
sarong kasawang soldado. Umagya na po, nilaban na minuman. Tituloan na tigbak, iba na kanilang. Naging matagumpay ang mga operasyon sa iba't ibang munisipyo. Kaya naman, halos lahat ng gerilya ay nagsanib puwersa na at nagtipon sa dating simbahan ng Birak na naging kampo nila noon. Sabi ni Lieutenant Alberto Rabed alias Bitad, yung leader nimi, din nangyayatama ulit sa Telo. Mga relenas na natake Major Dolpo na atakehon na ang garrison. Nagsanib puwersa na sila para sa iisang unified na pag-atake sa garrison ng Birak. Bakit garrison ng Birak? Yan po yung pinakasentro ng Japanese presence. Nandito tayo ngayon sa pinaka-plaza complex, kung tawagin, ng bayan ng Birak. Yung plaza complex po, karaniwan, magkatapat yung simbahan at saka yung munisipyo. Tapos sa gitna niyan, yung plaza. Yung simbahan, dati-rati ay gawa sa Kastilang simbahan na bato. Natanggal na po yun at ito na po ay bagong gusali na yan. Pero naiwan po yung pinaka-kampanaryo, ayun pa rin siya, yan pa rin yung lumang kampanaryo nung panahon ng Kastila. Dito sila naglagay ng kanilang pinaka-command center. Doon banda, merong isang gusaling bato, no? Nayari sa estilong Kastila. Yung hapon, ginawang garrison ang munisipyo na yan. Tapos binakuran nila ito, no? Itong buong-buong ito binakuran nila sa barbed wire. Tapos yung mga gerilya, nag-position sila dito, tapos doon, tapos dito sa harap na to, nandyan yung mga gerilya. At sa loob ng 5 araw, sinubukan nilang kubkubin, lusubin itong garrison na to. Noong 3 Pebrero, unang sinubukan ng mga gerilya na pasukin ang garrison ng mga Hapones. Plinano nilang lusubin ang mga Hapones sa oras na pasikat na ang araw, kung kailan lumalabas ang hapon ng walang dalang armas, dahil ang oras na iyon ay oras ng pagsamba nila sa araw. Alas 4, deploy na duman sa right flank, sa left flank pa man, kami sa front line. Ta, pag nagloog sa hapon duman sa plaza, daing mga armas, pentalon sa na. Kaya, susarap may machine gunner, ito on sa kampanaryo. Dara-daraso 50 caliber. Ta, ikasukungan baga sa plaza. Sa kasamaang palad, hindi sumang-ayon sa plano ang mga nangyari dahil sa isang comfort woman. Maliwanag na sa mga grilya na naman. Sa comfort woman, nahiling sa mga grilya naman sa may saod na nakadeploy, nagbalik sa garrison. Pagtapos, yun na, nipigtabihan na sa mga hapon na may rinya niya. Kaso, kunya na itong naisihan na sa mga grilya, puunak man yung rapid fire. Nagkaroon ng exchange of fire, palaging nasa stalemate. Isang araw niyan, mga after 2 days, may dumating na, ano, na Japanese reinforcement. Nakasakay sa boat, no, dyan sa Kabugao Bay. May dalawa or isa na American bomber. Binombard itong lancha na to, na puno ng Japanese reinforcement soldiers. Inabot ng 5 araw ang palitan ng bala sa 2 kampo. Ngunit, wala ni isa sa kanila ang gustong sumuko. Loob mo na duman sa plaza, guha ng mga gadan. Sabi, nakaulob. Sabi ko, gada na pala. So, guardhouse duman na sniper sa hapon, ito ang nag... Yan. Tanda pa ni Sergeant Thomas Hill na mismong si Major Phantom na leader nila ang sumusuporta sa kanya gamit ang isang machine gun. Suportado ako. Pag gandaman ko niya, suportado niya kakaso 30 caliber machine gun, tapos siya ang gakapot. Pag hapon ko naman, inanggisan ko na sa guardhouse. Nag-atlas na ako. So, machine gun, di nag-sispire na. Nag-deploy ako. Tapos, mamati ako. Dugo ko na ini. Yung crucial, no, na strategic move ng mga gerilya nangyari noong February 7,
dapat kilalanin natin itong si Mauricio Tacoroda, ang nakapag-isip daw, no? It's established ng dokumento. Siya nakapag-isip ng strategy na later on proved to be effective. Ano yung strategy? Gagamit sila ng abaka. Sino mag-aakala na ang abaka ay may malaking parte sa kasaysayan ng Catanduanes? Naging instrumento ito sa pagkapanalo ng ating mga sundalo laban sa mga Hapones. Dinonate ng mga Chinese merchants yung mga abaka nila, no? They emptied their storehouse para makagawa ng maraming abaka bales na malalaki. So itong mga suicide, yung nalakaso bandala duman sa Guangarison, tapos duman gumagandarang gasolina, pagtanyang duman sa Garrison, tapukan kaso suicide, kaya sa nasulo so Garrison. Nasunog ang Garrison, yung mga Hapon sa loob didn't have the chance na makalabas. Pero instead of surrendering, nung sila ay nasusuffocate na doon, sabi ng mga guerrillas, kwento nila, nag-commit ng suicide, no? Altruistic suicide. Naglimang aldaw, February 3, 4, 5, 6, 7, dangan, kaya nga, February 8, na ubos na sumungapon, patesto sa batalay sa Katamkan, kaya pag-abot niya February 8, liberated na ang Catanduanes. Sa bisa ng ordinansa numero 237-2013, idineklara ang 8 ng Pebrero bilang Catanduanes Liberation Day. Ito ay naglalayong bigyang halaga ang mga freedom fighters ng Catanduanes. Ang provincial government obligadong magtausinda ng asistensya sa samuyang opisina na 200,000 para po yun sa Liberation Day. Ang 100 po doon, budget lang po yun para sa Liberation Day. As in, ang 100 duman, 100,000, bigatsikehan po yun ng provincial government. Bigataw po uya sa samuyang opisina para pambakaman po ng mga additional medicine, so mga vitamins ninda, so minsan goods. May binibigay din na 5,000 pisong pensyon kada buwan ang ating pamahalaan sa mga veterano. Kaya na po din gobyerno ay asasori yun na baka madawaan ninyo itatayam. Ang mga aki ko, tansin na lang umusakan. Ayon kay Ramon Felipe Sarmiento, Direktor ng Center for Catandungan Heritage, hindi lamang kalayaan ng Catanduanes mula sa kamay ng mga Hapon ang naging dulot ng pagkapanalo ng ating mga sundalo noong 8 ng Pebrero 1945. Nasundan pa ito ng isa pang mahalagang pangyayari sa ating probinsya. Hindi umabot ng isang taon, no? 1945, take note, by April of 1945, kompleto na yung pag-liberate sa Catanduanes mula February. By October of the same year, nagitayong independent province. May connection ba? Sa palagay ko, opo. We were still a district of Albay. Si Ginoong Francisco Perfecto. Sinikap niya, no, na maipasa yung batas na gagawing hiwalay na probinsya ang Catanduanes sa Albay. Nagwagi sila, naging separate na probinsya ang Catanduanes. Ano ang kaugnayan doon? Palagay ko, yung victory ng mga taga-Catanduanes against Hapon, naging ano nila naging inspirasyon, nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na i-assert ang pagiging independent province natin. Yung mga kabataan ngayon, dapat kinikilala ang kasaysayan na to. Kilalanin yung mga taong nagbuwis ng buhay. Dapat ma-remind, lalo itong mga kabataan, na kapag sama-sama nagagawa natin, we can do a lot of things, we can do wonders kapag nagkakasama, nagkakaisa. At ang Catanduanes, marami po ang promise, no, na pwedeng maabot. At siyempre nakasalalayan lahat sa mga susunod na henerasyon. Bakit nga ba importante ang malaman at mahalin natin ang ating kasaysayan? Ang pagtanaw sa nakaraan ay may malaking papel na ginagampanan upang atin marating ang mga bagay na gusto nating makamtan sa hinaharap. Kailangan nating alalahanin at mahalin ang ating kasaysayan
sapagkat ito ay pundasyon ng ating bayan. Mas mauunawaan natin ang kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan at magsisilbi itong gabay natin sa pagharap sa ating kinabukasan.